Hindi talaga ako natutuwa sa nangyayari. Patapusin mo muna. Para mas malinaw lang, ikukwento ko. Kasi ngayon lang kami... Ngayon lang ako nagkaroon ng ano eh. Sandali lang. Ngayon lang kami nagkaroon ng... Sandali lang. Dahil ayokong magaya sa ibang mga artist, pasintable sa kanila, na after a couple of years, after nila ipakasal, naghihiwalay. What's up mga tol? Viral na ngayon sa social media at pinag-uusapan ang isang dating interview ni Kyle Padilla at Aljo Rabrinica, kung saan nga ay naibanggit rito ni Aljo ang mga salitang hindi mo inaasahan na ngayon ay kabaliktaran nga sa kanilang nangyari bilang mag-asawa. Katulad na lang nga sa isang binitawang salita rito ni Aljo bago pa man ikasal sila ni Kyle noon, na kung saan nga ay malakas loob na ibinanggit rito ni Aljor na ayaw niya nga raw magaya sa ibang mga kapwa nila celebrities, na pagkatapos ng kasalan ay magkakahiwalay rin naman kaagad at tila bumaliktad nga ang mundo, at ngayon ay magkakahiwalay na nga sila ni Kylie Padilla. At para nga sa maraming netizen ay malaking sampal ito para sa kanya. Dali lang Mal, kasi di talaga ako natutuwa sa nangyayari. Patapusin mo muna. Nag-propose ako sa kanya, okay? Tapos pagdating namin dito sa Pilipinas, pag uwi namin, we've decided na tumira sa isang bahay. Huh? Kasi para makita natin, para makita namin kung compatible kami sa isa't isa, we wanna know kung, di ba? We will get each other, ano eh, along eh, di ba? Dahil ayokong magaya sa ibang mga artist, pasintable sa kanila, na after a couple of years, after nila ipakasal, naghihiwalay. So, naging practical lang kami. Tiningnan namin. And then, that's the time na naramdaman ko ulit na kailangan ko mag-propose ulit. Ha? Nag-propose ako sa kanya. Sabi ko, tulad ng ibang babae, gusto ko naman maging proud si Kylie. Diba? May pinagmamalaki silang singsing. May mga partner sila, binibigyan sila. Kahit wala akong trabaho ngayon, diba? Matagal na yung huling project ko sa GMA, meron naman akong naipon. Bumili ako ng singsing para sa kanya. Before pa nangyari lahat ng rumors tungkol the pregnancy at pagbabati ko sa amin dalawa, meron ng engagement na nangyari. Para mas malinaw lang, ikukwento ko. Kasi ngayon lang kami kasi nagkaroon ng chance na mag-usap eh. Hindi na, kailangan ko na siyang sabihin para mas maging malinaw. Kasi pinangunahan na tayo, binatikos ka na, hindi ko pwedeng hayaan eh. Okay? Engagement nangyari before pa nagkaroon ng mga rumors about the pregnancy. Nung nagkabalikan kami ni Kylie, masaya kami. So yun yung nangyari. Engagement muna bago nangyari yung mga rumors yung na ganyan. So sa pagsasama namin ni Kylie, naramdaman niya na parang nagbuntis siya. So after a couple of weeks, nag-pregnancy test siya. And it's positive. December. Actually, before the pregnancy test, alam ko na. Kasi very aware ako sa katawan ko. At para ma-sure namin na buntis siya, ay insisted na magpa-check up kami sa OB. Sa St. Luke's. And yeah. Sa blessing. Nasaan yung picture na siya? Nasa taas. Sige, mag-aaral. Sige. Ayun. Tapos ang nakakatawa kasi... Ano naramdaman yung una yung malaman? Ikaw, alam mo na kasi. Alam mo nga, sabi mo yung alam mo yung katawan mo. Ayun. Diba? Ikaw, Joe. Masaya. Arnya, dahil blessing yun eh. Sino ba namang hindi sasaya sa isang bagay na nagkaroon ka ng anak bilang isang lalaki sa babaeng mahal na mahal mo? Ever since naman ay never na ako nagkaroon ng relationship, kasi by that time na naghiwalay kami ni Kylie, it wasn't really paghihiwalay. It's ang separation namin, it's like time for getting mature. Di ba? Panahon siya para ayusin yung sarili na, mag-mature, and I realized na siya yung babae para sa akin. It's just like what I told you sa unang interview ko sa'yo. Ikaw, Kyle, nung nalaman mo buntis ka, ano yung pumasok sa isip mo, career o baby? Hati.
kasi hindi ko alam kung pwede masabihin. Gusto ko ng baby. Ah, talaga? Gusto ko na? I was open to adopting even. Kasi gusto ko nang may maaalagaan ako. Tapos mabubuwas ko yung pagmamahal. Pero syempre, nung nalaman ko, ang unang pumasok sa isip ko, Encantadia. Talaga. So yun, sinare ko sa kanya yung pangyayan. Nagtatrabaho pa ako. Ayun, yun talaga. Yun lang talaga. Hindi naman nahiya, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa management ko, sa GMA. Pero hati nga eh, kasi masaya ako na... May baby na. Oo, masaya ako. Pero... Yung ano din, fear mo dun sa ano. Napaaga. Nature ng babae yan eh. Diba? At kahit hindi natin yan pinaplano, pag dumating yan, instinct ng babae, talaga lumiligaya sila at anak na yan. And si Kylie during that time was, wow. I felt that she's happy. Masaya kami. And then, may mga troubles lang dahil thinking of these matters, di ba? Career, projects, management. I made sure na okay siya. And dinahandahan namin lahat ng steps. Nag-ingat kami sa bawat gagawin namin. Nung na-sure na namin na she's pregnant from the OB, that's the time na kinausap namin. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa so kayo mga tol, anong masasabi ninyo? Saan naging pahayag na ito ni Agon noon? Kanyang mga ipinangako kay Kylie Padilla bago pa man sila.